Okay. So, pagpatuloy natin. Okay. So, nga, ayun, ngayon. Okay. So, last, on the first video, okay, about vectors, dinifferentiate natin yung scalar at ng vector. Okay. So, nang maintindihan natin kung ano yung practical definition ng vector. Pag scalar, may magnitude. Okay. Pag vector, may magnitude na ka na at may direction ka pa. Okay. So, this is, we have two examples. Okay. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung mga rules ng vectors. Okay. I-relate natin sa subject natin, which is statics of rigid bodies. So, first of all, alamin muna natin kung paano tumatakbo itong vector. Okay. Okay. Sabihin na natin, okay, sa in a statics of rigid bodies. Pag sinabi natin rigid bodies, is yung bodies is, ano? So, ibig sabihin ng rigid bodies is, meron siyang, insignificant. Okay? So, hindi nag-change yung okay? So, explain muna natin, ha? Okay. Pag sinabi kasing rigid body, okay? So, ewan ko kung na-explain ko to sa inyo nung nakaraang mga videos. Pag sinabi kasi nating rigid bodies, ibig sabihin, yung body, for example, this box, pag nag-apply ka ng force, okay, ina-assume natin, okay, pag sinabi natin rigid, ina-assume natin na kapag itong body, okay, when subjected to force, okay? Hindi siya nag-change. Hindi siya nag-deflect, okay? At hindi siya nagko-compress. Kumbaga parang ano, okay? So in reality kasi yan, ganito yan class. Yung rigid body natin, meron kasing dalawa niyan. Merong rigid body saka deformable body. Okay, pag sinabi natin rigid body, so from the word rigid, ibig sabihin matigas, okay? So, doesn't change. Ito lang yung simplified definition natin. Doesn't change. Okay? So, in volume, okay? So, it doesn't change in volume. Pwede rin, okay, so erase ko muna ito. Shape, okay, ano pa, yung pwedeng mag-change in actual situation, okay? So, doesn't change in volume, doesn't change in shape, okay? Or, deflect. Okay? Ano pa? Bend. Okay? So, ibig sabihin, yung body natin, hindi siya nag-change ng volume, hindi siya nag-change ng shape, hindi siya nag-deflect, hindi siya nag-bend. Okay? Etc. Okay? Parang similar lang siya. When subjected to forces. So, ganon. Okay? So, sana maintindihan nyo. Okay? Yan yung rigid body. But in reality, hindi to nangyayari. Okay? But for simplification purposes, nini-neglect natin yung change ng volume, change ng shape,
yung deflection niya at yung bending niya when subjected to force. Okay? So, posible kasi, okay? So, in reality kasi, yung body mo, okay, sabihin na natin, parang, pag ganyan, no? Okay? Pag subjected siya sa force, sabihin na natin may dalawang pwersa na humihila sa kanya in both sides, more likely madadagdagan siya ng konti. Okay? Parang magbibend siya. Parang ganito yung mangyayari sa body. So, parang imagine niyo na yung ano, yung rubber band. Okay? So, although yung rubber band is makikita mo yung actual na changes niya, so sana may rubber band ako nito. Kapag makikita mo yung actual changes niya na medyo ninipis siya, pero hahaba. Ganon din yung mga bodies natin. Kaya lang, posible, yung body na yun, for example, sabihin natin is box siya. Okay. So, pag sinabi natin box na ano solid, ibig sabihin, hindi siya, hindi negligible yung change in volume, shape, deflect, bend, and etc. Okay? So, kapag yung body mo, so, if the body don't, okay, experience significant changes, okay, in volume, shape, okay, hindi siya and doesn't significantly deflect or bend when subjected to forces, okay, we can consider it, we can assume it, okay? So, lakihan ko yung word na assume, okay? So, pwede mo na siyang i-assume it as a rigid body. Okay. So, ayan. Yan yung ma-assume natin siya na isa siyang rigid body kapag walang significant change when subjected siya sa forces. Okay? So, hindi lang, baka sabihin nyo, isang force lang yung okay, so pwede din i-consider natin na meron siyang weight. Okay? So, as I said, kapag yung body mo is hindi significantly nag-change yung volume, shape, deflect, bend, then we can consider it as a rigid body. Okay. And so, maybe you will ask ano bang kaibahan nitong ng first definition at second definition ko. Okay? Na sinulat ko dito sa whiteboard. Okay? So, ito yung actual situation na masasabi natin 100% na rigid body siya. Hindi talaga siya nag-change ng volume, shape, hindi siya nagde-deflect at bend. Pero in reality, hindi talaga siya nag-exist. So, ibig sabihin, ang pag-assume natin na ang body or particle is a rigid body is only an assumption. Okay? So, it will be only an assumption. Kasi, in reality, wala talagang nag-i-exist na rigid body. Pero kapag yung changes na na-experience ng particle ay sobrang napakaliit, for example, nag-apply ka ng force pero nag-change yung volume niya na napakaliit, parang microscopic. Kumbaga parang hindi mo man nakikita ng naked eye na parang hindi siya significant relative to your problem. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin kailangan siyang
he consider. Kaya, we take it as a rigid body. Okay. So, meron pang isa. Okay? And contrast to rigid body, meron tayong tinatawag na deformable body. Okay. So ano tong deformable bodies? Okay, so let us make a straightforward and simple definition. Okay? Kung sa rigid body, it doesn't change in volume, shape, deflect or bend. Kay deformable body naman, it changes. Okay? It changes in volume, shape, deflect, okay, so para hindi mali yung grammar natin, sabihin natin and deflects bend when subjected to forces. Okay. So, yan. Ang opposite ni rigid body is si deformable body. Ibig sabihin, ng deformable bodies is kinoconsider natin na yung bagay is nag-change ng volume, ng shape, nagde-deflect at nagbe-bend when subjected to forces. Okay? So, ibig sabihin, may changes. So, this is actually the reality. Okay? So, ito yung reality ng bodies or ng particle natin. Nag-change siya. Okay? Nag-change siya ng volume, nag-change ng shape, nagde-deflect o nagbe-bend yung body natin. Kaya masasabi ko na lahat ng bagay natin is actually deformable bodies. Ang problema lang kasi, kapag kinonsider natin yung na nagde-deform, nagbe-bend, nag-change ng volume at ng shape ng ano na, ng bagay, okay, ng body, ibig sabihin, okay? So magiging mahirap, magiging komplikado yung pag-compute natin, okay? So kaya ganyan. Yan yung unang subject, yung unang subject natin is statics of rigid bodies. It is more of simplification, okay? Kaya, we consider a particle to be a rigid body okay in order to simplify the problem. Okay? Given that the changes, okay, changes in shape, okay, given that the changes in shape, in volume, its deflection and its bending are insignificant, okay? So, kapag yung insignificant naman, yung changes niya, whether in volume, shape, its deflection, or bending, masasabi natin na rigid body siya. Okay. So, ano yung mga example natin? Okay. Itong eraser na hawak ko. Okay. So, masasabi natin na rigid body siya. Kasi, pag hinila ko dito, hindi significant yung ano niya. Hindi significant yung changes ng volume niya, ng shape niya. Hindi significant yung pag-deflect niya at pag-bend niya. Okay? So, kaya pwede natin siyang i-consider as rigid body. Okay? So, another one. So, maybe eto.
Okay. So, itong face mask, ay face mask natin, okay. So, masasabi ko na itong face mask natin is, to, okay, to some extent, possibly hindi natin siya makonsider na rigid body. Bakit? Okay, bakit? Kasi pag hinila mo siya, okay, may significant changes ng length nito. Okay? At ng shape niya. Okay? Pag hinila mo, possibly siyang mag-bend. May significant na bending siya. Deflection. Di kaya deflection. Kaya matatawag natin siya na deformable body. Another one is this. Okay. Yan. So, itong PLDT natin na ano. So, itong wire na nakasaksak sa kanya, madali siyang i-bend. Kaya, masasabi natin, deformable body siya. Pero itong ulo niya, kapag ito yung subjected sa forces, at saka yung force naman na in-apply natin, is hindi ganun ka-significant, kaya hindi natin mabasag to. Pag hinila mo siyang ganyan, hindi naman siya nagde-deflect masyado. Kung may deflection man habang inihila ko dito on both sides, is hindi siya significant. Microscopic, hindi natin nakikita. Kaya ibig sabihin, rigid body siya. So, yan yung kaibahan ng rigid body at ng deformable body. Okay. So, itong hanger na to. Okay. So, okay. Pag hinila ko siyang pag ganun, okay, pwede natin i-consider siya as rigid body kapag hindi naman significant yung dinadala niya. Okay? For example, may sinabit ako dito na, ano, ito. Okay. Ito yung sinabit ko. Okay. So, nakikita nyo, possibly, may bending siya. Pero kapag hindi naman masyadong significant yung bending niya, pwede nyo siyang i-consider as rigid body. Okay? Pero pag sinabitan natin ng malaki, for example, ito siguro ang isabit natin. Okay. Itong jacket ko. Okay. 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 So, dahil mabigat tong jacket ko, possibly nag-experience itong hanger ng bending, downward bending. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Dahil significant yung weight ng jacket ko, kaya nagbe-bend siya. Kaya mau-consider natin siya as deformable body. Anyway, lahat ng in-example natin, pwede natin i-assume both as rigid and deformable body. Depende sa context ng tanong, okay? So pag yung tinatanong man lang is ano yung resultant forces, you can consider it as a rigid body, okay? Ine-neglect mo yung changes ng shape at volume niya at ine-neglect mo yung deflection at bending na nangyayari sa kanya. Pero pag gusto mong i-consider yun, yung realidad na nagbe-bend siya o nag-change siya, you consider it as deformable body. So, yan yung kaibahan ng rigid body and deformable bodies.